na lang, ha? Sige, wala sir. Na ako. Okay, ha? Okay, sir. Going to that issue ngayon, no? So, yun. Second contempt daw. And then, from our understanding, parang may bagong arrest order to detain you? Hindi na ako nagtataka dyan, no? Kasi alam niyo, dati naman akong galing dyan sa kamera. Ang sinabi sa akin ng mga matatali kong kaibigan dyan, eh talagang pupuruhan ako, hindi lang dahil ako talaga ay, kumbaga, kaalyado ng mga Duterte. Kung hindi, ang sabi daw ni Speaker Romualdez, ako daw ang responsable doon sa vangag na video. Yung pulveronic video na ipinalabas ni Maharlika. Ang nakapagtataka, eh bakit nila ako pagsususpetsahan? Eh samantalang si Maharlika naman, ang dating loyalista talaga ng mga Marcoses, no? At dahil siya ay napakalapit na loyalista nung nakaraan, eh natural lang na marami siyang mga puting ahas na magbibigay ng mga ganyang ebidensya gaya ng pulveronic video. Pero yan ang talagang nakalap ko na katotohanan na talagang hindi ako tatantanan dahil yan ay parusa dahil doon sa kanilang paghihinala na ako daw ang responsable doon sa pulveronic video. Pero malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi imbestigasyon. Ito isang witch hunt. Ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga aliado. Ako na nga yung aliadong yun, no? Dahil dalawa na kami hindi Duterte na pinupuruhan dyan, si Man Scarpio na asawa ni VP Sara at ako, no? Pero malinaw din na meron ng desisyon ng Korte Suprema, no? Lalong-lalo na doon sa kaso ng Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, no? Na dapat ang mga bagay-bagay na itinatanong, ang mga dokumentong hinihingi ng isang imbestigasyon ng Kamara at ng Senado ay mayroong kaugnayan naman sa iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal records sa Pogo na yan? E samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa, wala pa sa Pilipinas sa mga Pogo, no? At yung mga karamihan ng ari-arian na kinu-question kung saan ang galing, eh nabili yan bago pa dumating sa Pilipinas yung Lucky South. Unang punto yan. Pangalawang punto, eh sinabi na nga ni Cassandra Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South na yan naman talaga aking sinasabi sa mulat-mula pa. No? So dapat doon pa lang, end of investigation na. Pero kung narinig nyo naman yung sinabi kanina ni Congresswoman Luristro, sinasabi niya kung hindi ko raw ma-explain kung saan galing yung increase ng valuation ng aking kumpanya, galing daw yan sa Pogo. Saan ka naman nakakita ng non-secretor conclusion? Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng... at anong ebidensya? So malinaw po talaga yan na sa mulat-mula, talagang ang gusto nila, ipakulong ako ng ipakulong dahil nga pinaparusahan ako dahil sa kanilang paghinala na may kinalaman ako dun sa pulveronic video na yan. So sir, dapat dun sa statement mo kanina, you also mentioned na kung gusto talaga nilang hanapin yung increase, kasi di ba, alam naman natin, yung whatever unexplained increases pwedeng i-attribute to... corruption, di ba? I mean, for a public official at least. So, may hamon ka doon na isang pa na lang yung kaso sa labas kung may hinala talaga sila. Tama po yun. Kasi yan naman ang sabi ng Korte Suprema. Hindi naman naglilitis ang Kongreso, no, kapag sila nag-iimbestiga. Kaya nga kinakailangan ang hihinging mga dokumento at mga tanong sa mga resource persons may kinalaman doon sa bagay na iniimbestigahan. Hayaan nila ang ibang ahensya ng gobyerno mag-imbestiga kung meron talagang dahilan, no? Pero sa tingin ko, wala. Kasi tatlo't kalahating taon lang ako nanilbihan sa gobyerno nung panahon ni Duterte, no? Isa't kalahati bilang isang kongresista, dalawang taon bilang tagapagsalita. At ako naman ay isang pribadong individual. At para baga sila ay ang kanilang asta, eh para ako'y taong gobyerno pa, eh tatlong taon na ako wala sa gobyerno. Kaya nga sinasabi ko, meron na rin akong right to privacy, no? Dahil tatlong taon na akong wala sa gobyerno. Pero ang punto talaga, kung sa tingin nila meron na linabag na batas, hindi po Kongreso ang forum para dyan. Meron po talagang Office of the Prosecutor, merong Office of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging nasa jurisdiction ng Kongreso. Malinaw na malinaw po yan sa desisyon ng Korte Suprema. Bengzon versus Duterte. Sir, last point na lang. Recently dito lang, parang a few minutes ago, may nag-move, I just forgot kung sinong congressman, na parang i-inform yung Bureau of Immigration about yung potential daw na pag-alis mo ng bansa in relation to yung utos na ipakuha ka nga ulit at i-possibly detain for contempt the second time around.
Anong tingin niyo dito, sir? And may balak ba kayong umalis in the first place sa bansa? Well, panunupil po yan kasi sabi rin ng Korte Suprema doon sa kaso ni GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. Eh nawala pa nga akong kahit anong kasong nasasampala sa akin, eh gusto nilang supilin ang aking kalayaan. Pero ako, naniniwala pa rin ako na makakakuha ko ng katarungan sa ating mga hukuman at ipinapaubaya ko na ang aking kapalaran sa ating mga hukuman. Sir, will you resist yung order? Will you resist the order to bring you here? I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. At yan po ay malapit na. And I will make an announcement kung na-file ko na po yan. So malamang, sir, habeas corpus pag kinuha kanila dito? Well, habeas corpus at saka certiorari, grave abuse of discretion. Kasi nga ang ginagawa nila, yung pangangalap ng mga dokumento na wala namang kinalaman sa investigation sa hukbo, it's grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Sir, safe to say, hindi ka natin sahid. Ano? Safe to say na? Hindi na po kayo atin sa hearing. Ay, pinaaresto na nila ako, so ipapaubaya ko na ang aking kalayaan sa ating hudikatura. Hayaan ko magdesisyon ng hudikatura kung tama ba yung order na yan o hindi. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Hey, hello po. Ay, sir. Sir Roque, opo, Sir Harry at spokes, Mela po. Hello. Sir, itanong ko na lang din po bilang dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte. Sa ngayon kasi ongoing po yung hearing and pinag-uusapan din. Hindi na dawit, may mga na pag-usapan din dito na about sa 2016 na pagpatay sa mga Chinese drug lords at kinongratulate pa umano ni dating Pangulong Duterte yung nangyari ng pagpatay sa kanila. Sa inyo po, ano po nga bilang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte, ano po masasabi nyo rito? At sa mga ginagawang mga natutukoy ditong links umano kay dating President Duterte? Well, ang paniwala ko po ay linulustay lang po ng Kongreso ang pera ng taong bayan sa ganitong mga investigasyon. Uulitin ko po, ang ating Kongreso, hindi po yan korte, hindi po yan piskalya. Kung sa tingin nila merong krimen na nangyari, dapat piskalya mag-imbestiga at kung merong probable cause, isampa sa hukuman. Pero pag-aaksaya po ito ng kabanang taong bayan at oras, no? Mantakin nyo, ang daming oras na binubuhos dito ay hindi naman katungkulan ng Kongreso na litisin kung nagkasala o hindi ang ating presidente. Dati pa naman sinasabi ni Presidente Duterte, haharapin niya ang lahat ng kaso na iahain sa kanya pero sa tamang forum, at yan po ay sa piskalya at sa hukuman. Sir, buddy, may pagkakataon po ba nagkausap din kayo ni dating President Duterte? Nagpo-monitor din kaya siya nitong Quadcom hearing? Ano po kayong masasabi niya dito sa nadadawit yung pangalan niya? Well, hindi po siya nababahala kasi alam naman niya na talagang kangaroo court ang nangyayari dyan sa Kongreso. Pilit nilang pinapagalit ang taong bayan laban sa mga Duterte at kanilang mga aliado, pero sa tingin ko, sa pamamaraan na ginagawa nila na kangaroo court, lalo lang nagagalit ang taong bayan. At napapansin nga nila itong pag-aksaya ng resources ng gobyerno. Okay, thank you so much po. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless. Thank you.